This is Volleyball DNA. Hey, everybody, we are back here in the lab on Volleyball DNA, and I'm so excited because our guest comes from a league that's very close to my heart. I didn't start with the UAAP, I started with the NCAA, so I've always been an NCAA guy at heart, and we have a three-time NCAA women's volleyball champion and two-time finals MVP, Regine Arocha, formerly of the Arellano University Lady Chiefs. Uy, magpakita ka naman! Kasi hindi mo nakapunta sa introduction mo. Kaya, para. Tuloy mo lang yan. Aba, uy, yun na yun. Yun na yun. So, pwede po ba na magka-ano, self-intro? O, go. Hello, Philippines, and hello, world. I am Regine Arocha. Arocha talaga. Well, first of all, Regine, congratulations. I know you graduated recently from Arellano University. How does it feel na, alam mo yon, tinapos mo na at nakompleto mo na yung pag-aaral mo sa Arellano and you finished your chapter as a student athlete? I'm happy kasi parang naging madali sa akin para sa family ko kasi syempre yun nga athlete ako, so full scholar, ganun, and sobrang alam ng mga athletes yan na hindi madali. Pero ayun nga po, natapos ko. Kaya I'm so happy. Ano yung tinapos mong course, Regine? Business ad po. Okay, business ad. So kung hindi ka volleyball player, ano yung pangarap mo na trabaho? So I wanna be a businesswoman and I wanna try ano din, coaching. Pero mag-iipon muna ako ng mahabang pasensya. Well, you're going to learn because you're working with Coach Oliver Almadro, who's an excellent coach, excellent manager, managing different personalities. Tapos ka na sa NCAA career mo. Let's take a look back a bit. Ano yung pinaka tumatak na memory sa'yo playing for Arellano sa NCAA? Siguro yun pa din po yung ano, last championship game kasi kahit pa ulit-ulit kong pinapanood yung video, hindi pa din nawawala sa akin yung naiiyak ako. Tapos naiisip ko na sobrang worth it lahat ng pagod, ng hirap, ng sakit, ng luha. Hindi na sayang yung mga luhang iniyak ko eh. Kasi yun nga pa nag-champion kami. And last playing year ko din po, yung last game namin against AAP, hindi po kasi ako nang pinaglaro kasi galing din po ako sa sakit nun eh. So parang, ayun, hindi ko alam na yun na pala yung last game namin. Tapos hindi ako nakalaro, kaya hindi ko rin po makalimutan yun. So yun pala yun. Kasi diba, nagko-cover ako. Tapos minsan nagtitinginan tayo. Diba, nasa taas ako. Tapos tataka, ba't di ka naglalaro? Ba't di ka? So, oo po, narinig ko yun sa nung pinanood ko po yung replay. Nag-hi-hi pa sa abo ako sa inyo na eh, diba? Oo. Oh, eh yun nga, nagtataka ako, ba't di ka pinapasok ni Coach Obet, di ba? So, galing po kasi ako nun sa sakit. Okay. Well, wala naman sa atin naka-expect, di ba, Regine, na mapuputol yung season na yon. Pero sayang, kasi we were covering every game na eh. Di ba? Sa NCAA. So, sayang. Pero ako ha, ito ha, kasi sabi mo, last championship, that was against Benilde, di ba? Tapos yung pangalawa mo was against San Beda. Yung first was San Sebastian. Para sa akin, yung San Sebastian yung pinaka-memorable for me kasi tries to beat sila eh. Tapos sobrang hype nila Gretchel during that time, di ba? Laki ng hype sa San Sebastian eh, pero tinalo nyo. So, like, ikaw personally, I just want to ask you, ano yung secret para ma-overcome ang thrice to beat advantage sa finals? Siguro yun yung teamwork pa din talaga eh. Kasi, di ba, in every game, meron parehas na 6 players na hindi naman sa ano, pero kitang-kita natin na si ano talaga, Ate Gretch talaga yung pinaka-gumagawa sa kanila. Yun, mahirap talunin yung
anim na tao sa loob ng court against one or two with the setter and libero. Pero yun na po, siya po yung pinaka nagaano, pinaka umi-score talaga. So siguro ayun na ano naman yan dahil sa teamwork yun. Lahat kami halos gumagawa. Pero nung time na yun, di po ako ng first six eh. Nung second game lang po ako ng pinasok. Last set na po ata yun, inano ko, sinab. Then yun, sobrang natuwa ako kasi after po nun, the next game, naging first six na po ako. Kaya ayun. Doon ko lang po na-feel. I think doon nag, ano eh, yun yung turning point sa career mo eh. Kasi after basta that... Oh. Yung dati kong ano, yung pagiging ano ko, pinch server. Kasi syempre, nalalamig ka dun sa labas ng court eh. Tapos, crucial game, crucial point. Ipapasok ka para mag-service. Tapos, nagkamali nga po ako nun, crucial game din, nung championship game na yon. Nagkamali ako, parang wala na akong mukhang maiharap. Gusto ko na lang nataktan yung mukha ako eh. Kaya parang, ay, mas okay po talaga maging first six ka. Eto, Regine, saan ka pinaka nahirapan? Saan kayo pinaka nahirapan sa finals? Kasi tatlong magkakaibang kalaban yan eh. So for you, what was the hardest championship na naipanalo nyo in your three-peat? Siguro yun din po. Kasi yun nga po eh, tries to beat sila eh. Hmm. So sinimulan namin sa una, then ayun, step-by-step process. Then ayun, parang after three games, nakuha namin to. Yun po. After three sa games? Yun yung... Ay, sa ano? Sa Baste. Baste. Yun yung ano doon, yun yung mabigat doon. Kasi na-sweep nyo pa rin eh, kahit tries to beat. Kasi yun nga, galing tayong NCAA. So syempre, proud rin tayo sa, well ako, proud ako sa mga kinocover ko sa NC. And ikaw, syempre proud ka rin sa school mo at sa mga kapwa NCAA players mo. For you, who are the best women's volleyball products of the NCAA na, well, pwedeng napanood mo or pwedeng nakalaban mo, naging teammate mo? So, ano, hindi lang po isa? Yeah. Top of mind, para sa'yo, sino yung pinakamagagaling na, pag binabalik-balikan mo yung NCAA career mo, uy, ang galing nito. Siguro sila Ate Gretch Soltones. Okay. Kanaka. Oh, si Pangs. Si Janelle. Yes. And syempre sila Ate Menchi Tubiera, Henson, si Ate Ria. Parang yun talaga po eh. Kasi hindi lang sa skills niya, napakagaling po niya magdala ng team. Napaka ano, motivating po. Saka yung mga words niya, ganyan, kung paano niya kami dalin lahat. Ayan. Syempre, isa rin pala si Ate Jovi. Prado. Ayun, Jovi Prado. Sabi ko sa kanya magiging ganyan din ako. Idol ko po yun eh. Naalala ko yung interview mong yun. Si Henson, naalala ko, naabutan ko pa yun eh. Di ba, nung rookie year mo? Opo. Takot-takot. Kaya si Dana. Bakit? Bakit? Ikwento mo yan. Ba't ka takot doon? Ba't ka takot doon? Wala lang. Ang tahimik ko kasi noon, na parang nakakatakot niyang i-approach, nakakatakot siyang kausapin, ganyan. Parang, ay... Pa yung mga seniors ko po talaga ganun, natatakot po ako sa Ate Menchi at saka si ano Ate Dana at si Ate CJ. Syempre rookie po kami noon, parang pagdadaan sila, lalakad sila kami. si CJ, naiintindihan ko, like na-imagine ko nakakatakot kasi 'di ba? Ang tangkad eh, 'di ba? So opo. Pero ayun, nung nakausap na namin, lalo na po nung gumraduate na sila, parang pag nakakausap namin, na nag-high sila ganyan, ay, Ate CJ, Ate Dana, Ate Menchi, parang sobrang nakakatuwa. Lalo na pag una po silang nag-approach. Si Ate Menchi ba, naabutan mo pa during your rookie year? Magkakaano po sila? Magkakabatch. Nandun pa siya. Okay. Parang hindi ko siya naalala sa photoshoot. Nandun ba siya? Photoshoot? Nag-MVP nga po siya eh.
Oh, pero like you nag-MVP siya before ka pumasok, 'di ba? Si Menchi Tobiera. Hindi ba siya nag-MVP bago ka pumasok? First year po ako. Ano, first year po ako noon, nag-MVP siya. Hindi po pala ako line-up noon, tama-tama. Hindi pa ako line-up. Oh, yun. Naalala ko kasi yung photoshoot. Pero si Menchi, na-cover ko na siya. Hindi ko siya na-cover sa NC eh. Na-cover ko siya sa PVL. Yun. Opo, hindi nga kami nagka-abot. Hindi kami naglaro kami. Kasi okay. Baka, imbis nakabahan ako dahil sa kalakas, sa kanya ako mas kabahan eh. Okay, eto naman. Babalikan natin 'yan ha, yung mga players na ano, parang na-intimidate ka. Kwento mo muna sa amin. Ayan, suot mo na ang t-shirt eh. Choco Mucho. Yeah. Kwento mo sa amin, paano ka kinuha ng Choco Mucho Flying Titans? I remember nung college days ko po, nag-tune up kami against Ateneo. Then after po nung game na yon, parang si Coach O, bago kami umalis, binulungan niya ako, sabi niya, kukunin kita pag graduate mo. Oh, ganun pala style ni Coach O, ha? Coach O, kung naalala mo pa yon. Wait. What batch of Ateneo was this? Sino mga players na Ateneo nung nakipag-tune up kayo? Sila pa din po, sila Ate Kat. Last year. So yung season 81. Last year, 2019 po ata, 2019. So yung nag-champion, yung season 81. Sila Maddie, sila Bea, Kat. Opo. Ay, yeah, kasi Coach O just came in that year. Okay. I get it. Wow, so that's a fun story. But who won the game? Sino nanalo? Sila? Sila po. Close game naman, close game. Straight sets po ata yun eh. Kasi ewan ko kung parang natakot or kinabahan yung team namin. Straight sets po yun. Wow. Saan ginawa? Arellano? Sa Ateneo po. Pumunta po kami doon. Ah, nice. So that's nice to know na ganun pala yun nangyari. Okay, so after that, paano naging official naman? Chat po. Chat. Ito rin po si Coach O and si Coach JP. Hi, Coach JP. Siya po talagang kausap ko, Coach JP. Okay, so ano feeling mo na... Kasi prior to that, you had a different club team, di ba? Santa Lucia po. Santa Lucia. Okay, so ano yung feeling mo nung biglang nag-chat na sila sa'yo, tapos... You know, Coach O was gonna follow up talaga on his word na after mo mag-graduate, kuhunin kita. Di po, parang sabi ko, di ko naman, parang, di ako naraniniwala na parang, ba't ako? Ang dami-dami dyan na malakas, ba't ako lang? Parang ganun. Sabi ko kung ganun. So parang hindi ko po talaga siya masyadong inisip. Then, nung nag-chat, oh my, totoo nga. Wow. Ako when I saw the news, Regine, sobrang saya ko para sa iyo kasi yun nga nakita ko yung galing mo sa NC and well, let's just be honest, you know, the exposure in the NC is not as big as the UAAP. So maybe some players like you, that's all you need. All you need is the stage to perform. So yun nga, I'm happy that you're gonna get that here sa PVL. So, alam mo, natawa ako sa tweet mo eh. Yung parang... Feeling ko after ng PVL, magiging Englishera na din ako. Yun po ba yun? Yeah. Yun po ba yun? Yeah. Oh, ano? Nagulat nga din ako. Ang daming natawa, natuwa. May mga nag-chat pa. Parang... Ewan ko, ano ba sinabi ko? Yun lang naman, yung nasa isip ko naman talaga yun. Dahil, syempre, di ba, mga ano teammates ko, mga talagang mga Englishere. Lalo na pag nag-bubble training kami, sabi ko, makakasama ko na talaga sila. Alas araw-araw. Excuse me. Sabi ko, magbabaon na ako ng dictionary.
ng tissue, baka... Sana naman sa ate Kat, saka sa ate Jamie. Mga ano, mga galing states. Mga laking states. Kaya nga, nung na... nung nakaraan na po eh, paulit-ulit kong sinasabi kasi na-prank po nila ako, nausap nila ako, tinawagan ako. Eh, nag-watch ako nun ng Haikyuu Championship Game. Crucial point. Tapos papalo na, biglang tumawag. Hello? So, akala ko friend ko lang po na niloloko ko. Kaya English-English din ako dun sa kanila. Tapos nung nagpakilala na sila, I'm Ate Jamie, I'm with Kat and Kim. Huh? Totoo po ba? Parang kinabahan ako, nakinilig ako. Eh, ba't nila ako kinausap? Oh my God. Hindi ko talaga makalimutan. Pero bago sila nagpakilala, ano yung mga sinasabi nila? Sabi nila, ano, we have questions, ganyan, ganyan. Pagka, ano, when you answer this, may price daw ako, ganyan, ganyan. Sa 10,000 ata, sabi niya, I don't want 10,000, I want 100,000. Gumaganan pa ako talaga. Nakikipag-ano ako sa kanila. So nagpanggap telemarketer. Ayun, ano pa ba yung question mo? Opo, kasi akala ko talaga pinagtitripan lang ako. Kaya nakikisabay po ako sa kanila. Yung salita ko pa, slang. Kinabahan talaga. Sabi ko, edi English-English ako. Bigla nang nagpakilala na. Seryoso po ba? Ay, kung ganun. Totoo pala, nag-picture sila. Sila nga po yun. Ang kulit! Kaya hindi ko makalimutan eh. Oh, sino ba pinaka-close mo ngayon sa Choco Mucho? Lahat. Feeling close ako eh. Hindi. Siguro. Siguro sila ati ano, Shannon Palek, Aran, Kate Viray, then Ate Aryan, kasi sila po yung mga ano, yung nakasama ko na. Pero ano, kahit naman online lang kaming nakakapag-usap, mababait naman po sila. Saka approachable lahat. Pati si Jamie, pati si Kat, pati si ano, Kim. Approachable sila pero hindi ko pa ina-approach. Joke lang. Hindi, ano, si Ate Kat po, lagi ko siyang kinukulit. Sabi ko, kailangan kong masanay, nakausap ka. Kasi yun, ini-English-English ko siya. Chinachat ko po siya. Tapos sinesendan ko ng mga TikTok ko, tawa siya ng tawa. Niyayaya ko po siyang mag-TikTok. Okay, Regine, why don't we practice right now? Let's practice English. So, you know, when you go back to Choco Mucho, you know, you'll get more used to this type of language and this type of, you know, connection with the ones who grew up in the States. Don't English me, I'm tired. No. Okay. Oh, sige, back to regular programming. Ito, Regine. Kasi nga, you're playing in the NCAA. I'm sure nanonood ka rin ng UAAP. I just want to know what it's like from your perspective na player ka naglalaro sa NC and then siguro makakalaban mo lang yung UAP teams pag PVL o kaya tune up for you, sino ba yung all-time UAAP lineup mo? Like kung may dream team ka sa UAAP, pwede mo ba bigay sa amin? Seriously, hindi po kasi talaga ako nanonood ng volleyball game. Talaga? Opo, Haikyuu lang. Opo, okay. Hindi po talaga ako nanonood. Sino favorite character mo sa Haikyuu? Crush ko po si Kageyama, pero pinakagusto ko si Hinate. Silang dalawa, yung tandem nilang dalawa, parang hindi mo talaga matatali. Sino si Nate? Walang Nate! Sabi mo Nate. Ha? Huh? Hinata po. Ah, Hinata? Okay, akala ko Nate. Alam ko yate. Hindi ka mo ba nanonood nun? Nanonood ako nun. May mga jersey pa nga ako nun eh. Ay, we? Oo, oh, favorite ko si Daichi, yung captain, yung number one. Ah, okay. Kasi all-around player. Ano man eh. Opo. Pero saka... grabe diba po si Hinata? Yung middle po nila. Oo, oh, yung ano, yung maliit.
Yes, restless. Walang mas ano pa yun eh, kahit araw ay kahit maghapon ato mag-volleyball, okay lang. Huwag lang mag-aral. Sino ba yung hinata sa totoong buhay sa Philippine volleyball? Sino yung hinata? May ganun bang player? Naisip ko yan minsan eh. Naisip ko yan eh. Pero like, feeling ko si Ate si Maddy. Si Maddy. Yung rota yes, ng yung bilis. Yung running ganyan. Ano ni Maddy? Yes, 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 pwede. Pero yung maliit ng oo. So maliit parang wala pa akong maiisip. Naisip ko 'yun lagi. Like gusto ko like i-compare. Like isang comparison ah, yung si Michelle Cobb tapos yung setter na blonde. Ano ulit pangalan nun? Yung setter na blonde? Nandun ka na ba? Sorry, baka mas spoiler alert. Tapos ko na nga po eh. Oh, sino ulit yung twins sila? Black jersey. Kakatapos lang nila maglaro. Ano? Mia Brothers. Yun, si Mia. Mia. So, di ba may move si Cub na ginawa na parang nag-backset siya? Ganon din yung ginawa ni Mia, di ba? So yun, nakocompare ko yung dalawa. Si Cub tsaka si Mia in terms of yung setting skills. Tsaka yung angulo ng set, grabe. Okay, pero sa ano po, hindi middle, pero parang si Cicero din. Si Hinato, parang may pakpak pag tumatalon eh. Pero pwede, hindi ba siya middle? Cicero din. Maliit, pero grabe. Actually, sa finals, yung UST Ateneo, meron siyang, may play silang ginawa na parang yun nga, parang Hinata. Oh, tama. I agree. Okay. Pero sino yung nate? Sorry ah, nate talaga yung rinig ko. Nate. Sabi ko nate. Tapos mo na rin po ba yun? Tapos na rin. Nag-stop ako. Hindi ko pa tinapos eh. Pero yung first game nung team nila Mia, doon ako nag-stop. Yung orange jersey na sila. Ah, okay. Eh, ayun po yung last game eh. Ayun ba yun ba yung last game? Di ba may po. Di ba may continuation na? Wala pa po. Wala pa. Okay. So medyo on schedule pala ako. O sige, yes. Simplehan natin ang tanong. Let's make it simpler, Regine. Let's make it simpler for you. Who are your favorite? Ano yun? Kanina, hindi ka naman pa yung English. Oh my. Bago yun. Oh my. Tama na pick up yun. That sounds like that sounds like something Jamie would say. Oh my. Yes. Okay. Ito. Who are your top or favorite UAP players now? Favorite UAP players. Jovelyn Gonzaga. UAAP. Former UAAP player. Si Jovelyn Gonzaga, UAAP ba siya? FEU po 'yun, 'di ba? Hindi! Ah, baka sa ano? Baka sa V-League or something. Pero... FEU po siya. Alam ko. Jovelyn Gonzaga? Hindi ah. Ang alam ko. Alam ko she's from a provincial school. I just don't have my código right now. I want to reach for it. Malalaman na. Search muna natin. Search. Pero hindi siya UAP. Ah, okay. Pero okay. Favorite player mo, like non-NCAA, Jovelyn Gonzaga. Yes. Yan. Lefty. Yeah. Sino pa? So, Regine is not lying, ah. Kanina, Regine said that she doesn't really watch volleyball. Opo. Hindi po talaga akong... Bakit? Ano ba ang pastime mo? But I'm not surprised, ah, because I know of some volleyball players, like, you know, after the game, after practice, they just go about their business, do their own thing. So watching and reading po. Watching and reading. Okay. But watching not volleyball. Yes. Ano, K-drama. K-drama. Yes. Hindi ako makarelate dyan. Okay. Ito. Yun nga. Ang ganda ng kwento na binulong ni Coach O sa'yo, kukunin kita after mamagraduate.
Kanina nga po, chinat po siya kung naaalala po na yun. Kasi baka mamaya, ako lang may alam nun. Pero talaga, promise, naaalala ko po yun. Ano sabi ni Coach O, naaalala niya? Hindi pa po ata niya nababasa yung ano ko, yung chat ko. Coach, I know your memory is really good. I know your memory is really good. So hopefully you could confirm this. But, you know, Regine is honest. She's not gonna make up, you know, stories like this. Pero eto, Regine, ano yung specific na role na binigay sa'yo ni Coach O sa Choco Mucho? Because, you know, Choco Mucho is loaded with talent. So ikaw, you have to find your spot, di ba? Kailangan mahanap mo yung role mo dyan. So ano specifically yung sinabi ni Coach O na kailangan niya sa'yo sa Choco Mucho? Maging masunurin. Outside hitter. Outside hitter po. Pwede nata ako dun eh. Sino ba sino pa mga outside hitters niyo? Kate. Kasi, ano po eh, outside and opposite, parang ano lang din po eh, same na, parang pag outside hitter ka, pwede ka rin mag-opposite. So, yung mga ano, outside the hitter, yun, Kate, Viray, Shannon Palek, yun, Satikat, ako. Yun po ata. So, ano ah? So, wait, as of this interview, as of this conversation, you have not shared the court with them yet? Hindi pa? With the whole team, Team, hindi pa. So, grabe. Na-imagine mo na ba na pagkatabi mo si Ate Kat, parang... Parang si Hinate. Hi, Ate Kat. Ganun. Pero grabe. Hindi ko pa po kasi siya nakakasamo or yung malapit kami na nag-usap ganyan. Kaya feeling ko talaga. Pero alam mo, parang hindi ko na-imagine si Kat na nagpa-prank call ha? Kasi mabait yun eh. Kaya nga po eh. Siguro wala po silang magawa. Sabi nga nila, watch ko na lang daw po sa vlog ni Kim, ni Ate Kim. Sabi ko, hindi ko papanoorin, nakakahiya. Kahit boses lang yan, nakakahiya. Kahit walang hiya ako, nakakahiya pa din. Ito, Regine, dahil excited na tayo lahat sa PVL bubble, I'm excited to watch you play again. And obviously, all the volleyball players that I've witnessed grow up through the years. Ano ang may expect ng buong volleyball community sa Choco Mucho Flying Titans in the PVL bubble? Just wait and see. Ang baduy mo. Just wait and see. Are you guys championship caliber? Like, is that the goal? Yes. Almost all the team naman po, di ba? Yun talaga yung goal. Kaya talagang go hard with the training para dun sa goal na yun. Let's make... Wala. Parang may sasabihin ka pa. yung mga words po nila dun sa ano, Haikyuu, parang grabe. Parang gusto kong maging katulad nila na hindi napapagod mag-training, na parang kahit impossible na ano na kayanin, talagang gagawin nila lahat para makaya. Then magugulat ka na lang, wow, nagawa nila ganun. Talagang sobrang motivating and inspiring po talaga yun. Kaya sabi ko, that pala natin ko pa ito pinanood eh. Yung pinaka tumatak sa akin lately yung ano eh, yung parang yung magkasama-sama na yung pinaka magagaling. And then yung isa sa mga coach nila, sabi niya, let's show everybody what volleyball is all about. Parang ganoon. Yeah. Ako naman po si yun din po na si Hinata. Hindi naman sa in-invite pero pumunta siya kapal. Ay oo. Tapos ano, parang naging water boy. Ball boy. Naka-white shirt lang. Opo. Tapos parang habang nag-ano siya, natututo din po siya kasi parang habang pinapanood po niya yung training,
nag-aaral din po siya, di ba? Lalo na, kaya nung last game nila talagang super lakas ng spike, pero na ano niya, sobrang ano sa kanya yun, dahil hindi naman talaga siya dumidepensa. Pero yun nung last game, wow, nakakatuwa. Parang fresh na fresh yung episode na yun sa'yo, ah. So more of Hinata ka than Kagayama. You're more of a Kagayama fan. Okay. Hindi nate, ha. Kanina ko lang po kasi talaga natapos yun. Kaya talagang fresh pa sa akin. Tsaka nakakainis. Kasi natapos ko na agad. 1 week lang po ata. Talagang ano, binge watch mo, ah. Well, anyway, Regine, this is a great catch-up. Yun nga, naputol yung NCAA season natin. Pero masaya naman ako para sa because you have a new team. And I'm excited to see you in action with your English era friends. Sa Choco Mucho Flying Titans. Action lang po, hindi communication na action. Guys, 3-time NCAA champion, 3-peat, and 2-time finals MVP from the NCAA. Now with the Choco Mucho Flying Titans, Regine Arocha on Volleyball DNA. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.